sa lahat. Magandang magandang morning. Ating mga bayabas, ayun o, tingnan natin. Kasi kailangan na natin pulutin yan. Ayun o, ang dami pa. Kasi, papakain natin sa mga manok. Kung gusto pa ng mga manok at saka mga bibi. Nagsasawa na rin kasi sila. Pero, sayang din naman kasi. Nakikita nyo ba? Saan ba? Ayun o. Madami-dami pa rin yan sila. Tapos meron pang nalalaglag. Eh, mahangin ngayon. Meron nga dito o. Oh, lapit-lapit lang. Sarap kaya ito. Sarap ito. Tsaka, alam mong matamis kasi yung bango niya. Well, bago ang lahat, bago ang mga bayabas, kailangan muna nating asikasuhin yung ating mga itlog. Kasi ang dami ng itlog, ayaw ng mga itlog, ng mga brown eggers natin doon sa kanilang itlogan. Kasi hindi na sila komportable, so kailangan nating unahin yan. So, punta tayo dun sa sitio Tokokok para makapag-harvest na tayo ng ating mga itlogs. Nakasayang na rin ako. Habang naantay natin siyang kumulo, manguha na tayo ng ating mga itlog. Ayun nyo, yung mga bibi, malalaki niya. Kung nakikita niya, wait lang. 19 yan sila. Yung mga brown eggers natin, sumasalubong. Maliban kay Crinkles, ha? Si Crinkles is lalaki. Basta Crinkles ang pangalan niya. Basta wala na tayong ano, wala nang ibang pangalan. Pogi kaya yan si Crinkles. Hi, Crinkles! Yan yung 19 na mga bibi. So, ayan. Yung kanilang nanay. Oo, dadaan lang ako. Hindi naman ako mag-aano sa mga anak mo. Sumusunod sila. Yung isa siguro na, yun lang. May nangingitlog. Hindi tayo pwedeng pumunta doon. Pero, sorry. Sorry, natamuan ko siya. Sorry. Hindi ko alam na nasa likod kita. Sorry. Tignan natin pa. Wala akong pagkain. Basket to. Sumusunod sila. Akala nila may pagkain ako. Titingnan natin to dito. Kasi ang alam ko, may nangingitlog dito eh. Hindi natin makukuha yung nandun sa ano, sa may box. Kasi, mayroong nangingitlog dito. Ikadaan lang. Hindi ako itaanohin. Ayun o, sabi ko na eh. Ayun o, may dalawang itlog. So, kunin natin. Oo, hindi kita aanohin. Kukunin ko yung dalawang itlog. Oh. Yan na, dalawang itlog. Okay. Huwag mo akong tukain. Hindi mo na ako pagkain. Kinukuha niya ako. Meron na tayong dalawang itlog. Tapos, hindi tayo pwedeng kumuha doon kasi meron niyang nangingitlog. Merong tao sa laying in natin. Merong tao. Merong manok. Ayun o. Hindi natin pwedeng guluhin. Gawin natin, manguha muna tayo ng bayabas. Babalikan na lang muna natin. Babalikan na lang na lang. Manguha tayo ngayon ng mga bayabas habang inaantay natin mangitlog yung isa nating manok doon. So ngayon, pulutin ko na ito para pakain sa ating mga alaga. Yung iba naman ng mga bayabas, ginamit natin magbulang lang. Tsaka yung iba naman, nabigyan na natin sa ating kumari. So, magpupulot na ako, tapos babalikan natin ulit yung manok doon. Saglit lang ha, saglit lang. Okay, ito na yung ating mga bayabas. Pero ito pa yung mga kukunin natin. Nalakasan ko lang yung boses ko kasi nakaandag yung jetmatic. Hindi nyo maririnig yung boses ko, yan pa. Tapos, dito sa bandang lito. Oh. Hindi na tayo papasok dito banda kasi merong granada. Yung granada, meron siyang tusok-tusok, masakit. Kaya ayan pa yung mga bayabas. Pero yung kukunin na lang natin, yung mga buo pa. Yung mga buo, mga katulad dito. Hindi na yung mga katulad dito. Kasi, baka kinain yan ng talibatab or bat or kabog. O, ano po kasi ang tawag din sa Tagalog? Ano? Basta, ganun. Bat, talibatab, kabog. Kalimutan ko. Nakakalimutan ko sa Tagalog. Paniki. Yun, paniki. So, yan. Magpupulot na ako yan. Tatapusin ko na to, ha? Wait lang.
Tada! Ito yung ating mga nakuha. Ang dami, no? Ayan, no? Mga ito, ibibigay natin sa ating mga barako. Si Batman, laging kumakain nito kasi matabi niya yung puno ng, ano, puno ng bayabas. Ito, bibigay natin. Yun yung kinuha ko yun sa puno. Ito, ibibigay natin sa ating mga barako. Di ko lang alam kung gugustuhin pa ni Batman. Pero, hindi naman choosy si Batman, eh, kaya carry belt lang yan. Saglit lang. Ipamagigay ko na muna ito, ha. Ito pa yung natira sa ating mga bayabas. Ibibigay natin to sa mga brown eggers natin. Tapos, sisilipin na rin natin yung nangingitlog kung pwede na kuhanan. Kaya, tara. Tara ulit sa sitio to kokok. Hey! Tara, tara. Ay, nandito sila sa labas. Shh! Nasa compost kayo. Pasok, 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 pasok. Pasok, ay, pasok, ay, pasok. Pasok na kayo, dun, pasok na, pasok na. Papasok na rin ako. Excuse me. May iipit kayo. Excuse me. Oh. Nandito tayo sa likod. Ay, nako. Unfortunately, di pa tayo makapasok doon sa may box na pugad kasi nandun pa rin yung ating susex. Nangingitog pa rin siya, hindi pa siya makalabas, di pa siya. Ibig sabihin, kung hindi pa siya lumabas, di pa siya sa tapos, mangitlog. So, gawin natin, itong natira natin na bayabas, pamimigay natin dito sa ating mga bubwit. Bubwit talaga. Sa ating mga maliliit na manok. Yan yung kainin nyo, ha? Yan ang merienda nyo. Ay, sorry. Hindi ko sinasadya. Yan. Gusto nila yan. Excuse me. Matatanaan kayo. Gusto nila yan. Yung bayabas. Kinakain nila. Hindi katulad ng mga malalaki. Nagsasawa na. Pag nabuksan na nila, kakainin na nila. Kung ano yung nakabukas, yun ang kakainin nila. Tingnan na lang natin yung ating ano, kanin. Baka pwede na. Kasi hindi pa ito nakakapangitog yung ating susex. Hindi pa tayo makakuha ng itlog doon. Pasok mo naman ulit tayo maya-maya dito sa ating ano, sa ating pugaran. Pagkatapos ang mahaba-habang panahon, makakabalik na tayo dito. Sana walang inahin doon sa paas. Tuloy na rin. Uy, Bibi, lumabas ka. Bibi, lumabas ka. Sige. Pasok ka lang. Nalabas din yun. Tingnan mo. Masyado itong marami. Log. Yan siya karami. Hindi maganda na... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ganyang kadami kasi naaano sila. Nagkukumpresan na. Tsaka hindi na komportable yung mga inahin. So kanina may dalawa na tayo. Ayan. Na nakuha doon sa ano, kulungan ng ano, bahay ng Bibi. Ito naman. 14 da. Log. Kasi pag bayaan natin to, hindi na magiging komportable yung mga inahin. Tsaka baka hindi na sila mangitlog dito. At eto na. Yes. Hindi kasi maganda na crowded na yung pugad kasi ang nangyayari, hindi na naging komportable yung inahin kaya naghahanap siya ng iba-ibang mapupugaran. Mangyayari pag ganun, magkakalat yung itlog niya, di ba? So, ngayon ang mangyayari dito sa atin is meron na tayong from farm to table na itlog. Tapos tandaan nyo lang na pag meron na kayong mga brown eggers sa inyo, sa tabi, sa mga bakuran ninyo, na huwag nyo ipapakrad yung kanilang pugad kasi mag-ano sila, hindi na sila komportable mangingitlog. Maghahanap na sila ng ibang pagingitlogan. Yun ang aking tip sa inyo. Huwag niyong ipapahuli book yung inyong lying in. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!